Hello, hello, lumalagang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa Kimunting Tahanan. Gusto ko lang magbigay ng sarili kong opinion dito nga kay Ani Bin at kay Ate Mylene. Anong silbi ng katawan ni Honey Bin Tot mo, Ate Mylene, kung hindi kanya kayang buhayin? Diba, yung lalaki dapat yung maghanap ng trabaho, maghanap ng paraan para kumita ng trabaho at kumita ng pera. Bakit ikaw, Mylene, ikaw pa yung nagsakripisyo at pumunta sa bahay ni Kalinga Prab na kung pwede ay makapasok siya doon sa trabaho sa Kalinga. Diba? Ang kapal naman ang mukha nito ni Honey Bintot mo. Ang yabang-yabang niya. Diba? Sabi niya nga, kaya kanyang buhayin, magsipag kayo, magtrabaho. Sana yung mga sinasabi niya, kaya kanyang buhayin, mahalin niya yung mga anak mo, eh ngayong wala ka ng pera, hanggang kailan yung pagmamahal ni Honey Bin mo sa'yo, Ate Mylene? O, diba? Kasi noon, ang yabang niya eh, enjoy na enjoy kayo. Kita mo nga eh, nagho-hotel kayo, kung saan-saan kayo pumupunta, kung saan-saan kayo na mamasyal, kasi nga ang dami yung pera. Ang yabang niyo pa eh, diba? Di pa holding hands pa nga kayo doon, nagde-date pa nga kayo, samantalang yung mga anak niyo ay iniiwan mo. Diba? Marami ang nang-bash sa'yo, Ate Mylene. At hindi mo sila masisisi at tama lang yung mga sinasabi nila sa inyo na pera lang yung hanap o habol ni Honey Bin mo sa'yo. Kasi nga maraming nagsabi at may nagpatunay na talaga na ikaw rin yung nagsabi na ikaw nga yung gumagastos doon kay Honey Bin mo sa apo niya, sa anak niya. Ultimo nga, nasuka o gas nila doon, ikaw yung nagbabayad samantalang yung mga anak mo wala man lang makain. Diba? Anong ginagawa ngayon ni Honey Bin mo na ang laki ng katawan? Hindi marunong humanap ng trabaho, pa extra-extra lang daw, kaya hindi na nakapagtiis itong si Mylene, kaya lumapit na kay Kalinga para humingi ng tulong. Sigurado tayo na itong si Honey Bin mo yung nag-utos sa'yo na pumunta kay Kalinga para humingi ng tulong. O diba, ang kapal naman ng mga apong nyo, ang laki ng katawan nyo, ang yabang-yabang nyo pa, diba? Hanggang kailan yung pagmamahal na sinasabi nyo na wala kayong makain? Ang laki ng katawan natin. Mahiya naman tayo na umasa na lang sa bigay. Diba? Asa na yung mga sinasabi, pangako ni Honey Bin mo na magsipag kayo para sa mga bata. Maglalako kayo ng isda, ng gulay, para may katuwang ka kung bakit ka nag-asawa o pinili mo nga itong si Honey Bin mo. Pinagpalit mo pa nga sa mga anak mo, diba? Kasi nga para may katuwang ka, para mas mapadali yung paghahanap buhay mo, Ate Mylene. Pero ano yung nangyayari ngayon? Diba? Yun mga sinasabi natin eh. Maganda na yung buhay mo. Buhay, marangya na yung ginagalawan mo. Pero anong ginagawa mo? Hindi maari rin, hindi malayo na iiwan ka rin ni Honey Bin mo kasi nga wala ka ng pera. Kasi nga hindi rin niya iiwan yung asawa niya kung mabuting tao lang itong si Honey Bin mo. Kasi nga wala siyang permanenteng tao. Kaya nga diba, yung mga sabi-sabi dyan sa inyo, kaya naman kumapit o pinagtiyagaan ka ni Honey Bin mo kasi nga may pera ka. Gaya nga ng sabi ni ni Mark sa'yo, sinong lalaki matino na mahalin ka samantalang napakarami mong anak? O diba? Isa lang yung ibig sabihin kung bakit andyan si Honey Bin mo sa tabi mo. Kasi nga may nakikita siya, may pera siya. May pera ka na kaya niyang makuha sa'yo. Kaya ayan ngayon, diba? Hindi pa kayo nagtatagal, pero yan. Namumulobi na kayo, hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Kahit na sinabihan na kayo ni Kalinga Prab at ni Kuya Val na wala na kayong tulong
na matatanggap galing sa kanila. Hindi na kayo qualified sa mga tinutulungan nila, pero andun ka pa rin, sigurado. Kung ano yung nangyari sa asawa niya dati, ni honey din mo, yun din ang gagawin sa'yo. Baka malap, baka balang araw ay bugbog, sarado ka rin kay honey din mo kung sakaling wala kang pera na ibibigay sa kanya at may papakain. Kasi napakadami mong anak, tapos saan mo kukunin? Yung papakain mo, yung pagkain mo, saan mo kukunin kung wala kang trabaho? Kasi nga itong honey bean mo ay walang permanenteng trabaho pa. Extra-extra, sayang naman ang laki ng katawan mo, honey bean mo. Tapos, wala ka man lang trabaho, di ba? Maawa ka naman dito kay Maylene. Napakaliit na babae, o, di ba? Pero yun lang, aanin mo yung pagmamahal na sinasabi mo. Kung totoo nga ba yung pagmamahal na pinapakita mo, sinasabi mo dito kay Maylene, na wala ka man lang mapakain dito, wala kang sariling trabaho. Diba? Ang hirap kasi dito kay Maylene eh. Parang ang yabang talaga sa dating lang na pag magkikita sila ni Kalinga Prab, kasama itong si Honey Bean niya, natawa ng tawa. Akala niya babalik muli yung tulong na ibinibigay ni Kalinga Prab, pero yun nga, nagkamali sila. Yung isa pa talagang nakakasama dito talaga kay Maylene, ubod ng sinungaling. Diba? Napakasinungaling. Ilang beses niya pa talaga pinaikot-ikot yung mga taong nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na sila Kalinga Prab. Ilang beses niya sinabi no na hindi na siya mag-aasawa. Pero yun pala ay niluloko niya na yung lahat na nagmamahal sa kanya, kabilang na sila Kalinga Prab at Kuya Val. Pinipirahan niya. Diba? Piyan ngayon yung napapala mo. Kaya hintayin namin, kaya ipakita mo, Mang Ben, na kaya mo ngang suportahan at buhayin itong si Ate Maylene at yung mga anak niya. Kasi nga sabi mo mahal na mahal. Ngayon, Mang Ben, ipakita mo yung mga sinasabi mo na kaya mong suportahan at kaya mong buhayin, pag-aralin yung mga anak ni Maylene. Matuto kang magbanat ng buto, humanap ka ng sarili mong trabaho. Balang araw, baka makikita na lang namin si Maylene na ando na naman kay Kalinga Prab na bugbog, sarado at mga pasa-pasa yung mukha, kasi nga wala na siyang maibibigay na pera sa'yo. Hindi ka na niya kayang buhayin kasi alam ng lahat na wala ng income itong si Maylene. At sana nga lang ay yung binigay na pera ni Kalinga Prab ay kaya niya nang palaguin. Kasi nga, hindi na tayo naniniwala sa mga drama ni Maylene. Kasi nga, ilang beses na talaga niyang niloko o nilutsay lang yung pera na pangpuhunan na sinasabi niya. Kasi every time na lang napupunta siya kay Kalinga Prab, nahihingi ng tulong. Gusto niya daw pangpuhunan, iba-iba yung kanyang sinasabing pangnegosyo. Bakit noon? Pako lang naman yung nilalako mo, pero niminsan ay hindi ka humingi ng pera kila Kalinga Prab. Kaya tingnan mo noon, napakarami ng blessings yung dumating sa'yo. Sobra-sobra pa. Kasi nga, ginagamit mo napakaganda ng mga ginagawa mo. Ginagasto mo yung pera sa tamang paraan. Pero ngayon, nang dahil lang dyan kay honey bean mo na palalamunin mo na walang trabaho, ang yabang pa na wala na yung lahat ng mga blessings na dumating sa'yo. Kasi nga, akala mo pang habang buhay yung tulong sa'yo, pero doon ka nagkakamali. Sana nga ay hindi kami magkakamali na balang araw makikita ka namin na iyak ng iyak at nagsisi sa yung ginawa na pinagpalit mo yung mga anak mo sa lalaki mo. Sana wag kaming magkamali sa mga iniisip namin. Kaya ipakita mo, honey bean mo, o Mang Ben, na kaya mong tulungan at kaya mong buhayin si Maylene at yung mga anak niya. Wag kang maging batugan, wag kang maghintay na lang ng tulong galing sa ibang mga sponsors. Kasi wala na talagang sponsors. Kahit anong gawin ni Maylene na tawag-tawag sa mga sponsors sa ibang bansa,
ay wala nang makikinig sa kanya at wala nang tutulong. Kasi nga yung mga tulong na ibinigay sa kanya ay winaldas niya, ginamit niya sa wala, di ba? Kaya sayang lang yung pagmamahal ng mga supporters sa kanya, yung mga tulong na ibinigay sa kanya ay sinayang niya. Kaya wala siyang ibang masisisi kung ano man yung nangyayari sa buhay niya ngayon, kung bakit naghirap sila, kasi nga siya rin yung may kasalanan at may kagagawan. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come, and Jesus loves us.